Pero tú me
ganyan mo. Eh, siya grado niya yung tingin mo. Kumbaga, ako na yung tingin mo. Kung ako sa din, kung naging nagahatag na gani, siya mga pilang oras na pagulat sa importante nga na tao na kinaulat mo, pinalangga ko sa kabuhi, lumbyo mo, lumbya mo, isa pilang oras sa doon tanay, o pilang mo. Nalo si Christ, kasiya na siya intento mo, kinikumba mo siya, kasiya mo ulat na siya sa pilang oras. Lo vi.
presensya sa Espiritu Santo ngayon at sa buhay ng tao. Not only given, admitted, but also may duwang ay isa pa ka ako ng tatlo kayo magkita na ito sa pangamuyo ni David na nagalap sa Tinibong Jesus. Una, at ikatawa, not only given, admitted, but also given appointment. Sa gabi,
tumukon para sa Lord. David kept his appointment every morning with the Lord. Ano ang unang ilustrasyon na magamit natin sa kabuking ni David when it comes sa iyong prayer life? Unang nakita natin, David is like a soldier. Nagagampan po si David ng angay sa isang soldado. Kaya ang word na ginagamit sa King James Translation is direct. Gracias.
man, soldado man, o kung pare man sa gabi, ang luya niya ikalambot sa ato, may arang management. Kung baga, ang iya na ang makita na tundari, David is like a priest bringing sacrifice to the altar. May order ang iya na pa, pangamuyo. Wala siya na kapungkulan na pa pangamuyo. Siguro ba siya kay David na pakita siya na isang lugar kung hindi siya makapangamuyo sa Ginoo. Kung
natin sa mga spiritual soul, ngayon ang mapapag-worship soul, na spiritual soul na siya. Pamati ikaw, o kung pangita ikaw, sa real abulman, masaligan man ng mga manungwali, kagpamatihan mo ang ilawagi. Kasi sa tingin mo, kinabatihan mo ang pulo, na amo na gali ang luya, ipalabot siya sa gino, ay, tubag ko lang na nabatihan mo, ikaw dahil ang busisa. Ganyan mo rin mga abiso sa inyo. Start and end your day with reading and study and praying. Kung nag-umbra ka sa devotional, buksi ang inyong Biblia. Samtang nagatuon ka, ikaw man mismo, basa sa kulong. Nga ang naghambal si Pablo that the believer in Tisa or in Berea is noble than Thessalonica, bangod ang ginawari ni Pablo, wala sila yung sigilan na pati. Ano ginagawa sa pagkabalian? Maliit na ginakonsulta nila sa pulong kung ang ginawari pala ni Pablo matutupo o hindi. So muna nga ito, Abraham, bukse ang pulong kung magpangamuyo, kagtunhan din eh. Nagabot ganyan sa punto, miskan dating dahan, nag-iglesia ni Cristo, nag-iwa sa monitor, kaya pamatihan. Lisa na biso, kwaan, tulot, hindi na pagtunaan. Basta ang espiritu ka sa Diyos, may kagiya sa inyo na may balbali mo ang kamatuhuran at hindi. So muna natin nagbintaha. Sa siningaga, sa bisahe, nagkaman pangamuyo ikaw, may pulong. Pwede man nagkaman may pulong, nagkaman pangamuyo. Basa pulong, pangamuyo, pangamuyo, at basa pulong, nagtungi. Ang luyag na kanyang palambot, ang musili, ngayon lang makikita sa pulong, isulat mo kayo sa ilagay nun. Ginoo, ano pala ang mga promesa na Loyd ni mo pahuntan sa akong subo? Ginoo, ano pala ang mga butang at luyag ni mo paghuhon sa akong kabuhi? Ginoo, ano pala ang mga butang at luyag ni mo ipaubra sa akong na mahimaya na parang ito mga mga? Ano kaya ang imuha ang evaluation ni mo sa mga kaligod? Gali ako rin ang ma-apply sa akong tanan. Make a devotional orderly ang sistema. Kasi sinagabi, pagiging na para ko sa iyo, yun ay para bang sa iyo. Pray that God will give you desire to know Him more. Napagi sa pagtuloy mo sa puno, ang pinaka-tinutuyo ni mo, pagtuloy mo sa buhay, naluyan ni mo, ipanahon kung sino ang Diyos. Ngayon mo pinapangalanan. Kaya ang Salmo 103, the more na kilala ni David kung sino ang Diyos, the more na nagtago at nagsigma siya sa Diyos. At ang hamba ni John Owen, the Talbot of England, si John Talbot niya, reformer na sa friends. Hamba ni John Owen, because the goal of Christian life was knowing. Maayo, ngayon ka pamalandong ikaw, anong dapat mo brahon sa Ginoo, anong promesa ko yatan mo, pero ang pinakatinutuyo, abugin ang ibang natin, kung sino ang Diyos ay akong pangalanan. Pero hindi natin hindi may palawan, kung wala sa personal, wakatuon. Sa akong personal, dapat hindi na nabulit sa dibusunan. Kaya na tayo, kaya na dibusunan ko, ako mismo na dalipot sa ating pamilya.
Sa buhay.